Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ilike mo muna ang video ito at mag-subscribe ka na rin sa channel na ito nang sa ganun ay may update kita sa mga susunod na videos. Dito sa ating channel, ang ating pong content ay nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. Nang sa ganun ay matutunan natin yung mga pamaraan at utos ng Diyos. Alam natin ang usapang pananampalataya ay nakabase po sa salita ng Diyos. Kaya kung gusto mo magkaroon ng ganitong kaalaman patungkol po sa pananampalataya, sapagkat alam natin sa ngayon ay ang dami pong paraan patungkol po sa pananampalataya. Ngayon, pwede kang mag-aral dito, pwede kang magtanong, nang sa ganun ay malaman mo yung mga bagay patungkol sa pananampalataya. Kaya halika, mag-aral tayo ng kanyang salita. Kung gusto mo rin na magtanong, ilagay mo lang ang iyong katanungan doon sa comment section. Nang sa ganun ay mapag-aralan po natin. At ngayon, magpatuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At ngayon po, may mga katanungan tayong sasagutin na manggagaling po kay Lynn Tapang. Basahin po natin yung kanyang katanungan. Ang kanya pong tanong ay meron pong hashtag Read Scriptures. Sabi niya, ano po ang ibig sabihin nang sabihin po ng Panginoong Hesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagi sa mga tuta? Alam mo, Lynn, salamat sa iyong katanungan, salamat sa iyong pagkomento na kung saan ay gusto mong malaman ang mga tanong na iyan na hahanapin po natin sa kasulatan. Itong tanong mo ay matatagpuan po natin sa aklat po ng Mateo. Atin pong pag-aralan yung tanong mo, no? So, sa aklat po ng Mateo, chapter 15, verse 26. So, basahin po natin. Iba po yung version na inyong binasa, pero yung salitang tuta ay halos magkapares naman din po yon. Yung tuta o aso is the same word po din yun, ano? Kaya basahin po muna natin itong mapapag-aralan natin ngayong araw na ito. Dito po sa Mateo chapter 15, verse 26. Basahin po natin. Sinagot siya ni Jesus sa pamagitan ng isang kasabihan, hindi tamang kunin ang pagkain ng mga anak at ihagis sa mga aso. Ngayon, unawain po natin itong talatang ito na ibinigay mo, Lynn, ano? Maging doon sa mga nakikinig dito sa ating channel, talagang mahirap pong unawain ang talatang iyan. Bagamat tayo'y may spirit of understanding to the Word of God, hindi po tayo mahihirapan. Kasi nga po, yung iba, hirap unawain at intindihin yung mga pananalita ng ating Panginoong Hesukristo. Ganito po yan. Huwag ka lang muna mag-focus doon sa talata na nababanggit natin. Kasi po yan, may mga pangungusap. So, para malaman mo yung nagsasalita dyan at kung sino yung sinasabihan. Ano po? Kaya, kung i-analyze natin, dapat mag-umpisa tayo sa 24, 25, 26, and so forth kung saan matatapos yung pangungusap. So, pupunta po tayo sa verse 24 para maintindihan natin ano yung nangyayari sa panahon yan. Iyan ba ay literal na nagaganap o ito'y mayroong tinatawag na talinghaga? Kasi sinabi dyan, kasabihan. Di ba? Ibig sabihin, yung salitang kasabihan, mga talinghaga po yon. Kaya pupuntahan po natin yung verse 24 at doon tayo mag-uumpisa magbasa. Puntahan po natin. Ito po yung verse 24 na mababasa natin. So, tuloy-tuloy lang natin yung pagbabasa kung hanggang saan yung pangungusap upang maunawaan natin yung sinasabi sa aklat ng Mateo. So, puntahan po natin Mateo 15:24. Sinabi ni Jesus sa babae, sinugo ako para lang sa mga Israelita na parang mga tupang naliligaw. Pero lumapit pa ang babae kay Jesus at lumuhod sa harap niya at sinabi, Panginoon, tulungan niyo po ako. Sinagot ni Jesus sa pamagitan ng isang kasabihan, hindi tamang kunin ang pagkain ng mga anak at ihagi sa mga tao. Sumagot naman ang babae, tama po kayo, Panginoon. Pero kahit mga aso ay kumakain ng mga tirang nahuhulog mula sa mesa ng kanilang amo. At sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng pananampalataya mo.
mangyayari ang ayon sa hinihiling mo at nang sandaling iyon ay gumaling ang anak ng babae. Ngayon kaibigan, mga taga-subaybay ko, nanonood sa programang ito, ganito po para maunawaan natin yung talata na ating binabasa. Dito sa verse 26, talagang mahihirapan po tayo kung nakapokus ka lang dyan sa talatang yan. Diba? Kasi, sa talatang iyan, kung i-analyze natin, muli nating basahin ano po, sabi ni Jesus, no, yung pagsagot niya doon sa babae, sabi niya sa pamagitan ng isang kasabihan. Meron po siyang sinabing kasabihan. Yung pananalitang iyon, yun po ay sa paraan po ng alinghaga. Kapag po na nangungusap ang ating Panginoon, dinadaan po muna niya sa talinghaga. Sa madalit sabi, yun nga yung salitang kasabihan. Pag sinabing talinghaga, ito yung mga bagay na maunawaan mo kung ini-illustrate muna niya sa mga bagay na literal. Diba? Pero sa talatang iyan, hindi naman ganyan ang nangyari talaga doon sa panahon na sinabi ni Jesus. Sabi ni Jesus, diba? Hindi tamang kunin ang pagkain ng mga anak at ihagi sa mga aso. So talinghaga po yan. Hindi po literal na kung saan ay yung pagkain kukunin doon sa anak at yung pagkain ay ihagi sa mga aso, diba? So ganun agad ang iniisip natin. So, para hindi ganun agad ang maging kaisipan natin, literally, uunawain mo ito sa spiritual na pangunawa. Ngayon, kaya babalikan natin yung 24 na binasa natin kanina ng dire-direksyon, may naganap doon, di ba? Na kung saan yung babae ay humihingi ng tulong. Kanino? Sa ating Panginoon sa Kristo. Muli natin balikan yung 24. Nang sa ganun ay, maunawaan natin yung ganitong pangyayari doon sa isang babae na humihingi ng tulong kay Jesus. Bagamat si Jesus po ay isinugo lang para sa mga Israelita, di ba? Para magpagaling, di ba? Para magbigay ng himala. Para itong kanyang kapwa Israelita ay kilalanin si Jesus at sumampalataya sa kanya. Nakuha po ninyo? Kaya sa talatang niya sa 24, meron pong pananalita ang ating Panginoon. Unawain po ninyo, no? Ang sabi ni Jesus doon sa babae, sinugo ako para lang sa mga Israelita. Sabihin, hindi niya kailangan tumulong sa ibang mga lahi, di ba? Kasi itong babaeng ito ay hindi ito kalahi nila. Nakuha po ninyo? Kasi kung sinabi ni Jesus na para lang siya sa Israelita lang. Ibig sabihin, exclusive lang yung kanyang pagtulong sa kapwa niya Israelita. Di ba? Ibig sabihin po, yung sinasabi niyang parang mga tupang naliligaw. Hindi na mo po literal ding tupa yung kanyang hinahanap eh. Di ba? Yung kahulugan din po yung tupang naliligaw, ito po yung mga Israelita na yung mga naliligaw, ibig sabihin, hindi kilala yung mga pamaraan at utos ng Diyos. Gumagawa sila ng sariling pamaraan. Gusto ni Jesus na maituwid ng landas yung mga Israelita. Nakuha po ninyo? Kasi sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Basahin natin ang talatang ito para maunawaan natin na hindi kalahi itong babaeng ito. Ito po'y isang kanineya na mababasa po natin dito sa Mateo chapter 15 verse 22. May isang kananeya na naninirahan doon. Lumapit siya kay Jesus at nagmakaawa. Sinabi niya, Panginoon, anak ni David, maawa kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasaniban at lubhang pinapahirapan ng masamang espiritu. Isa po siyang kananeya. Ibig sabihin, hindi po kalahi Hudyo itong babaeng ito. Mga Hudyo po ay hindi sila nakikisalamuha sa mga hindi Hudyo. Basahin din natin yung isang pangyayari doon sa panahon po na nauhaw si Jesus at nakiinom siya sa isang Samaritana na kung saan ay humihingi siya ng tubig dahil siya ay nauuhaw. Basahin din natin. Juan chapter 4 verse 9. Sumagot ang babae, kayo po ay isang Hudyo at ako ay Samaritano. At babae pa,
bakit po kayo makikinom sa akin? Sinabi niya ito dahil hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Yan po ang dapat nating malaman. Ang mga Hudyo po ay hindi po nakikitungo sa iba't ibang alahi, maliban po sa kanilang laing Hudyo. Yun po ang dapat nating maunawaan na kung saan ganoon na lang po ang pananalita ng ating Panginoong Hesus. Kaya si Hesus ay doon lang po exclusive sa mga Israelita. Nakuha po ninyo? Ngayon, para maintindihan nyo, dahil si Hesukristo ay ganun pa man ang kanyang pananalita, kaya nga uunawain natin ano, isusunod natin sa 25. Ano naman ang sabi noong babae kay Hesus? Ganito po yung naganap. Ano, i-illustrate natin. Pero lumapit pa ang babae kay Hesus at lumuhod sa harap niya. So, ibig sabihin, yung babae lumapit kay Hesus at lumuhod kay Hesus. Nangungusap siya. Ibig sabihin, humihingi siya ng awa o tulong kay Hesus. Kaya ang sabi ng babae, Panginoon, tulungan niyo po ako. So, humihingi siya ng awa, habag o tulong sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi nga po, ang ating Panginoong Jesucristo ay gumagawa ng himala doon sa mga kapwa niya Israelita. Di ba? Nagpapagaling siya ng bulag, nakakita. Nagpalakad siya ng pilay, bumubuhay ng patay. So, itong babaeng ito, humihingi din ng ganung request sa ating Panginoong Jesucristo na kung saan yung may anak po yung babae. Di ba? May anak na kung saan humihingi siya ng tulong na pagalingin din yung kanyang anak. Nakuha po ninyo? So, ituloy natin sa verse 26. Dito natin maiintindihan. Kasi nga, ang kanyang mission ay para lang sa mga Israelita. Tama ba? Kaya mababasa natin dito. Dito natin maiintindihan. Kaya nga po, pag hindi mo babaybayin ang bawat talata, hindi mo maunawaan kung doon sa isang talata ka lang magkoconcentrate, unawain. So, may mga pangungusap yan, may nagaganap na nangyayari na kung saan ay maintindihan mo. So, ngayon, naintindihan mo yung 24, 25, 26. Kaya, ganito yung kanyang pagtalinghaga para maintindihan natin. Pagtalinghaga po yung kanyang panalita, meron po yung bagay na dapat nating maunawaan. Basahin natin itong 26 na ibinigay po ni Lynn. Tapang ano ha? Ngayon, basahin natin muli ito para maintindihan niyo. Sinagot siya ni Jesus sa pamagitan ng isang talinghaga. Ibig sabihin, ang pagsagot ni Jesus doon sa babae ay merong pananalitang may talinghaga. Nakuha po ninyo? Ngayon, ito yung sabi ng ating Panginoon Jesus sa pamagitan ng talinghaga. Hindi tamang kunin ang pagkain ng mga anak at ihagi sa mga aso. Di ba't malina kung ililiteral natin yun? Siyempre, ang iyong anak kumakain at ang iyong pagkain ay kukunin para lang sa aso. Di ba't manghihinayang ka kung iisipin mo? Aba, mas mabuti pa ang buhay ng tao kaysa doon sa hayop, di ba? Ini-illustrate lang yan para makuha natin yung konsepto ng kalooban ng ating Panginoong Hesus. Nakuha po ninyo? Ibig sabihin, yung kanyang plano para lang sa Israelita. Pero kung may nahingi ng habag o awa, humihingi ng tulong, bakit hindi ba niya tutulungan? Kaya makikita natin sa verse 27, yun ang kahulugan sa 27 and 28. Doon natin makikita yung kahulugan ng 26. Tuloy po natin. Sumagot naman ang babae, tama po kayo, Panginoon. Pero kahit mga aso ay kumakain ng mga tirang nahuhulog mula sa mesa ng kanilang amo. Ibig sabihin po, di yan sa talatang yan, no? Naiintindihan at naunawaan ng babae na kung saan yung kahit yung nalaglag na pagkain ano, o mumo, ibig sabihin tira-tira, ay kinakain din ng mga aso. Ibig sabihin, ay makatikim din sila nung pagkain na kinakain ng mga anak ng kanyang amo. Nakuha po ninyo? Ito yung sagot sa 28 para maintindihan ninyo. At sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki
ng pananampalataya mo. Mangyari ang ayon sa hinihiling mo. At nang sandaling iyon ay gumaling ang anak ng babae. Nakuha po ninyo? Yung palang kasagutan o solusyon doon sa talata na ibinigay mo, nakusahan yung mga Israelita walang pananampalataya kay Kristo Jesus. Samantalang itong babaeng ito nagkaroon ng pananampalataya kay Jesus, na kung saan yung nakita niyang ginagawa ni Jesus na gumagawa ng himala na may kapangyarihan ay ganoon din yung pananampalataya ng babae na kayang pagalingin din yung kanyang anak sa pamagitan ng pananampalataya. Nakuha po ninyo? Bagamat ang purpose ni Jesus para lang sa mga Israelita para sumampalataya sa Diyos, ay nakita niya itong babaeng ito na kung saan ay hindi man kalahi, no, ng Israelita, pero merong pananampalataya. Tandaan po ninyo, kahit anong klaseng uring tao ka, lahing Hudyo ka man o hindi, basta't meron kang pananampalataya sa Diyos, gagawa ng himala. Tutulungan kanya. Nakuha po ninyo? Kasi iniisip natin, mas ang tinutulungan niya yung tunay na anak. Kasi yung i-illustrate po na aso, ano ba yung karakter ng aso? Diba? Tingnan muna natin sa literal. Ang aso po ay parang sa isang tabi lang yan. Diba? Bantay bahay, diba? Yun lang ang ating alam. Hindi kauri. Ika nga. Totoo po yun. Tayong mga ituturing na hintil, itinuturing din tayong katulad ng isang aso na hindi kumikilala sa Diyos. Nakuha po ninyo? Pero, ganun pa man, ang Diyos ay naaawa sa mga taong merong pananampalataya, merong pagkakilala sa Diyos at humihingi ng tulong. Diba? So, kailangan talaga yung pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos. Ibig sabihin diyan sa sinabi sa 28, ano? Nung nakita ni Jesus yung kanyang pananampalataya na kaya din pagalingin ni Jesus yung anak ng babae, yung tiwala kasi ng babae, kaya ni Jesus na pagalingin din yung kanyang anak. Kaya nakikita ni Jesus yung kalooban ng isang babae na napakalaki ng pananampalataya niya. Ibig sabihin po, nagkakaroon ng tinatawag na kapangyarihan. Ibig sabihin, kukilos yung kapangyarihan ng Panginoon kung may pananampalataya ka sa Diyos. Pinapakita diyan, maging tayong hindi Israelita o hindi tayo mga Hudyo, pero magkaroon lang tayo ng tunay na pagkakilala kay Jesus, magkaroon tayo ng tamang pananampalataya sa Diyos, alam mo, makakamtan mo yung bagay na hinihiling mo. Nang sa ganoon ay maranasan mo rin yung himala ng Diyos sa buhay mo. Naget po? So ngayon, para ikaw ay magkaroon ng ganitong bagay, tinuturuan tayo ng Panginoon na magtiwala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay makakagawa ng higit sa inaasahan natin. Kayang gumawa ng himala ang Diyos sa buhay natin kung magkakaroon tayo ng pagtitiwala o pananampalataya sa Diyos. Iyan ang dapat nating malaman sa talata na ating binasa. Alam mo, Lin, sa ganitong mga bagay talaga, mahirap magpaliwanag kung wala kang pagsama ng Diyos sa buhay mo. Kasi ang Diyos po ang gumagabay sa bawat pangangaral mo, pagtuturo, maging sa buhay mo. Sa paglakad mo sa mundong ito, upang hindi ka mapahamak at samahan ka ng Diyos sa iyong paglakad. Ano ba yung pagsama ng Diyos? Hindi man po literal na sasama ang Diyos, kundi kasama mo yung mga aral at turo sa buong buhay mo. Ibig sabihin, iyon ang iyong ipamumuhay. Una, may banal na pagkatakot. Ano ba yung banal na pagkatakot? Sumusunod ka sa mga aral at utos ng Diyos. Ano ba yung mga aral at utos ng Diyos? Di ba? Lalayo ka sa kasamaan. Gagawa ka ng kabutihan. Maglilingkod ka sa Diyos.
Lagi kang magpasalamat sa mga bawat na nangyayari sa Diyos. Ay yung iba, nakaranas na ng problema, sisisihin ng Diyos. Di ba? Eh kahit kasalanan niya yung kanyang ginawa, idinadami ang Diyos. Di ba? At ang iba pa, dahil sa kasalanan talaga niya ginawa, misan, pati demonyo, dinadamay. Di ba? Kasi nga tayo, may pera tayong tinatawag na free will. May sarili tayong desisyon kung anong gagawin natin. Di ba? Kaya nga, dapat alam mo yung pagpili ng tama at mali. Sa panahon natin ngayon, dahil nga tayo nasa age of redemption, ibig sabihin, iniligtas ka ng Panginoon, binayaran natin ang kasalanan mo, lalakad ka na ayon sa kalooban ng Diyos. Gagawin mo kung ano yung nararapat. Gagawin mo kung ano yung makakabuti sa iyo. Gagawin mo kung ano yung makakabuti sa iyong kapwa. Hindi ka magiging makasarili. Di ba? Diyan sa talatang yan, nakikita natin na maging si Jesus hindi naging makasarili. Bagamat ang kanyang plano doon lang sa mga Israelita, maging doon sa mga hindi niya kapwa Israelita ay sinagip din niya sa mga pangangailangan. Iyan ang dapat natin malaman sa katangian ng isang Diyos na siya'y mahabagin, matulungin. Dapat mag-reflect din ito sa ating mga buhay. Na kung saan, matulungan din natin yung ibang tao na kung saan ay nangangailangan hindi lang material things, maging sa spiritual things. Katulad po nito, sa dami po nagtatanong sa inyo, iniisa-isa ko po at kinukuha ko po talaga yung pinaka the best na tanong ninyo na kung saan yun ang mapag-aralan natin. Di ba? Itong mga bagay nito, mga tanong po ninyo ay instant na kung saan ay nakita agad natin yung kahulugan. Hindi na po papaligoy-ligoy pa. Marami po pong hinangangaral. Kumukuha ng mga sagot doon sa mga ibang nagtuturo. Hindi kumukuha ng sagot doon sa mga aral at turo ni Kristo. Dapat makita natin yung kasagutan sa kasulatan. Maunuan mo kasi yan sapagkat ang kasulatan po ay doon nakasulat yung mga salita ng Diyos. At ngayon, bago ko isummarize ang talatang ito dito sa Mateo chapter 15 verse 26, pakilike naman ang ating video kung kayo po'y may natututunan sa ating pinag-aaralan. At doon sa mga hindi pa na nakapag-subscribe, isubscribe mo na ang channel na ito. Ngayon ay bigyan ko po kayo dito ng pangunawa noho. Diyan sa talatang iyan, ipinapakita po na kung saan ay kahit hindi ka kalahing Hudyo, ang importante, matuto tayong sumampalataya, maniwala sa Diyos at kaya ng Diyos na gumawa ng himala sa buhay mo. Amen? Salamat pong muli at nakakuha ulit tayo ng mga sagot doon sa mga tanong ninyo na ay nakatulong po muli itong channel na ito sa inyo pong paglago sa pananampalataya. Naway nating laging ibalik ang kapurihan sa ating Diyos Ama, maging sa ating Panginoong Kristo. Naway samahan tayo sa bawat araw na tayo ay patuloy na maglingkod sa Kanya. Hanggang sa muli po ng ating pong pag-aaral, maglagay lang uli po kayo ng mga tanong sa ating comment section at ating sasagutin niyan sa mga susunod na video. To God be the glory. Amen.